Magandang araw po mga parent mentors. Ngayong araw ng Biyernes ay araw ng ating pakikipag-ugnayan. Ito po ang ating magiging weekly learning plan sa susunod na linggo. Para po sa week 2, ito po ang ating theme. I have feelings. Ako ay may damdamin. Ano po ba ang mga topic na ituturo nyo sa inyong mga anak? Ito po. Una, this is me when I am happy. Ganito ako kapag masaya. Pangalawa, circle, hugis bilog. Pangatlo, this is me when I'm sad. Ganito ako kapag malungkot. Pang-apat, this is me when I'm mad. Ganito ako kapag galit. Sa bawat topic po na yan, meron po tayong objectives. Bakit nga po ba kailangan meron tayong objectives? Dito na ipapahayag ang tiyak na pananalita ng pagkakatuto o gawain na inaasahang maipakita ng mga mag-aaral. Ito po ang ating objective sa isang buong linggo. Number 1, makapagsabi ng mga bagay na nakapagpapasaya. Number 2, makilala ang hugis bilog. Number 3, makaguhit ng masaya at malungkot na mukha. Number 4, maipakita ang damdamin sa pamamagitan ng mukha. Number 5, makasulat ng tuwid na linya. Monday. Para sa Monday, uumpisahan po natin ito sa meeting time. Ang meeting time po, dito na paloob yung magiging daily routine ng mga bata sa araw-araw. Magsisimula po ito sa prayer, susundan ng pagkanta ng national anthem, sunod po ay checking of attendance, sunod naman ay health inspection, weather report, at motivational song. Lahat po ng activity na ito ay may kasamang video na inyong ipapanood at ipapagawa sa inyong mga anak. Bibigyan ko po kayo ng kopya ng video at ito po ay isesend ko sa inyong mga group chat. Sunod naman po ay activity. Para sa activity, dahil magsisimula po tayo ng Monday, ang nakaschedule po dito ay music and poetry. Hindi naman po lingid sa kaalaman nyo na kapag music and poetry ay maaaring kumanta o tumula ang mga bata. Ang kakantahin po nila ay ang awitin na kung ikaw ay masaya. Sunod naman po ay ang materials. Ano nga po ba ang mga kakailangan ng kagamitan? Kopya, video ng kanta. Ang kopya po ng kanta ay ibibigay rin po sa inyo. Isesend po ito sa inyong mga group chat. Pwede rin naman po ninyo itong ma-download sa YouTube. Andyan po ang link. Maari nyo na po ito doon na hanapin. Sunod naman po ay procedure. Number 1, awitin ang kanta ng may sigla. Dahil meron na po kayong kopya ng kanta, maari nyo na pong ipanood sa bata ang video para po ito ay kaniyang makanta. Pagkatapos umawit, maari po nilang ulitin ang kanta ng maraming beses. Pangalawa, pagkatapos kumanta, magsabi ng mga bagay o pangyayari na nakapagpapasaya. Dumako naman po tayo sa pack away. Ito po ang kanilang gagawin. Clean up song, closing prayer, at singing goodbye song. Sa inyong magiging daily written observation ngayong araw ng Lunes ay makikita sa what to observe. Una, nakasunod ba ang bata sa kanta? Paano? Number 2, ano ang naramdaman ng bata habang kumakanta? Number 3, anong pangyayari ang nasabi ng bata na nakapagpapasaya sa kanya? Paalala po mga parent mentor, hikayatin ng malinang ng bata ang kanilang kakayahan sa pag-awit. Ituro kung paano sayawin ang kanta. Martes. Ngayong araw naman po ng Martes, para sa ating meeting time, kung ano ang iyong ginawa ng mga bata noong araw ng Lunes, gayon din naman po ang gagawin nila sa araw ng Martes.
Para naman po sa kanilang activity ngayong araw ng Martes ay ang storytelling. Ang kwento na kanilang panonoorin ngayon ay may pamagat na Bilog na Itlog. Ang materials na kanilang gagamitin ay ang video o kopya ng kwento na ipapasa ni teacher sa inyong mga group chat. Maaari din itong mapanood by YouTube at ipapasa din ni teacher ang link nito sa inyong group chat. Para naman po sa procedure, ang mga bata ay panonoorin ang video ng kwento sa talakayan sa pamamagitan ng musunod na katanungan. Number 1, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Number 2, bakit kaya bilog ang hugis ni Bilog? Number 3, ano-anong mga bagay na hugis bilog ang ipinakita sa kwento? Number 4, paano nakauwi sa kanilang tahanan si Bilog? Pagdating naman po sa pack-away, kung ano ang ginawa nila nung Lunes, gayon din po ngayong araw ng Martes. Para sa inyong magiging daily written observation, ngayong araw ng Martes ay makikita sa what to do observe. Number 1, nagkaroon ba ng pagkakataon na nagtanong ang bata tungkol sa kwento? Ano-ano ang mga naging tanong ng bata? Paalala lang po sa mga parent mentors, gabayan ang bata habang nanonood ng kwento. Ipaliwanag sa bata na ang bawat isa ay may kani-kanyang katangian. Ngayong araw naman ay Miyerkules. Para sa ating meeting time, kung ano ang ginawa ng mga bata nung araw ng Lunes, gayon din naman po ang kanilang gagawin sa araw ng Miyerkules. Para sa kanilang activity, ngayong Miyerkules ay Arts and Crafts, Paste on Stick. Ang mga materials na kanilang gagamitin ay ang mga 2 cutouts ng hugis bilog, 2 popsicle sticks, glue or tape, crayola o lapis. Ang procedure ng activity ay mapapanood sa video na isesend ni teacher sa inyong mga group chat. Para naman po sa pack away, kung ano ang ginawa ng mga bata nung araw ng Lunes at Martes, ganun din naman po ulit ang kanilang gagawin. Dumako naman tayo sa what to do observe para sa inyong parent mentor. Paano iginuhit ng bata ang masaya at malungkot na mukha? Saang bahagi ng gawain siya nahirapan? Paalala mga parent mentor, turuan at gabayan ang bata sa kanilang ginagawa sa kanilang activity. Maaring gumamit ng lumang karton o folder. Maaring gumamit ng ibang stick kung walang popsicle stick. Webes. Ngayong araw naman ang Webes para sa ating meeting time. Kung ano ang ginawa ng bata nung nakarang araw, ganun pa rin ang kanilang gagawin. Para sa kanilang activity ngayong araw ng Webes ay ang games. Maglalaro ang bata. Ang tawag sa kanilang lalaruin ay Show and Tell. Ang mga materials na kanilang gagamitin ay mga larawan na nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Ang procedure ng activity ay mapapanood sa video na naisesend ni teacher sa inyong group chat. Para naman po sa pack away, kung ano ang ginawa ng mga bata noong mga nakaraang araw, ganun pa rin ang kanilang gagawin. Para sa inyong magiging daily written observation ngayong araw ng Webes ay makikita sa what to observe. Magtugma ba ang sagot ng bata sa kanilang facial expression? Ipaliwanag.
Lala lang po mga parent mentors, na hayaan ang bata na maihayag ang kanilang damdamin sa kanilang ginagaya. Ngayong araw naman po ng Biyernes para sa ating meeting time, kung ano po yung ginawa ng mga bata nung nakaraang araw, ganun pa rin po sa araw ng Biyernes. Para naman po sa kanilang activity ngayong araw ng Biyernes ay ang scribbling. Ang kanilang gagawin ay pagduktong-duktungin ang putol-putol na linya mula sa itaas pababa upang makabuo ng patayong linya at mula naman sa kaliwa papunta sa kanan upang makabuo ng pahigang linya naman. Ang materials na kanilang gagamitin ay papel, crayola. Para naman po sa procedure, may video na ipapasa si teacher sa inyong group chat. Ipanood ito sa mga bata upang mas mapadali pa para sa kanila ang paggawa ng activity. Pagdating naman po sa pack away, kung ano ang ginawa nila mga karaang araw, ganin din ulit po ngayong araw ng Biyernes. Para sa inyong magiging daily written observation, ngayong araw ng Biyernes ay makikita sa what to observe. Number 1, aling kamay ang higit na ginamit ng bata na pansulat, kanan o kaliwa. Paalala lang po mga parent mentors, turuan ang bata na ligpitin ang gamit pagkatapos ng gawain. Pagkatapos po ninyong mapanood ang video na ito, i-message po lamang si teacher para sa inyong katanungan. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.